Aabot sa 20 ang nakatakdang kasuhan ng NBI kaugnay sa pagkamatay ng College of St. Benilde student na si Julio Cesar Servando. Nagpapatrol Zian Ambrosio. Tinurn over na ng Makati PNP ang caretaker ng bahay kung saan ginanap ang initiation rites sa NBI. Naiyak si Jemar na tanungin ng media sa naging partisipasyon niya sa kaso. Hindi ko naman ginawa yung masinita yun para ano po. Gusto ko lang po makatulong sa kanila. Hindi naman po ako nagsinungaling. Pinagsama-sama na ng NBI, Makati PNP at Manila Police District ang kanilang mga nakalap na ebidensya at mga testigo kaugnay sa kaso. Kasama sa isinagawang case conference ang ama ng namatay na neophyte na si Julio Cesar Servando na si Aurelio. Humingi ng tawad ang caretaker na si Jemar kay Mang Aurelio. Humingi po ako ng tawad kay Mr. Servando po. Bakit? Kasi hindi ko po akalain na ganun po mangyayari. I-evaluate ko pa kung matatanggap ko ba yung magsusorry niya. Kasi kung tutusin siya, nag-provide ng venue. Ayon sa NBI, lahat ng sumarender ay tinuturing pa rin suspect. Korte na magdedesisyon kung sila ay karapat-dapat na gawing witness. The job to determine as to the admissibility of a particular witness rests upon the prosecution as well as on the court. Yung NBI, magre-recommend lang po kami. Aabot sa 20 ang nakatakdang kasuhan ng NBI. Kabilang ang sinasabing presidente ng Tau Gamma Phi chapter na si Cody Morales. Ang master initiator na si Emerson Calupas. Ang nakaalis na ng bansang si Kevin John Navoa. Si Daniel Martin Bautista o Pope Bautista ang tinatawag nilang secretary at medic. Kasama ng iba pa. Pinaliwanag ng NBI na isinailalim sa provisional coverage ng Witness Protection Program ang naunang sumukong frat member na si Alias Primero para sa kanyang proteksyon at di maimpluwensya ng kanyang testimonya. Umamin si Alias Primero na aksidente lang daw ang kanyang pagkakasama sa initiation rites. He was there to meet his girlfriend and he just happened to meet his brother in the fraternity. Hiling ng NBI na sumuko na mga sangkot dahil uumpisa na nila ang paghahanap ng mga sospek kapag lumabas na ang arrest warrant. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Nag-issue na ng lookout bulletin si Justice Secretary Laila De Lima laban sa 17 sospek sa Servando hazing case. In-issue ang lookout bulletin sa hiling ni NBI Director Virgilio Mendez. Base sa 5 pahinang kautusan, sinabi ni De Lima na kinailangang maglabas ng lookout bulletin dahil sa bigat ng reklamo at dahil na rin isa sa mga sospek ang nakaalis na ng bansa noong July 1.